ating alamin at suriin kung ano nga ba ang pinakamalalakas na nuclear bomb na wawasak sa mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ang nuclear bomb na kilala rin bilang atomic bomb ay isang uri ng pampasabog na armas na gumagamit ng puwersa ng pampasabog ng mga nucleus ng atom upang lumikha ng napakalakas na pagsabog. Ito ay nagre-resulta ng malawak na pinsala sa tao, mga instruktura at kalikasan. Ang pagsabog ng nuclear bomb ay nagdudulot ng malakas ng panginginig ng lupa, radiation at pagguho ng mga instruktura na maaaring magdulot ng pinsala at kamatayan sa malawak na lugar sa paligid ng pagsabog. Ang nuclear bomb ay binubuo ng dalawang pangunahing uri, fission bomb at fusion bomb. Ang mga nuclear bomb ay karaniwang bahagi ng mga military arsenal ng ilang mga bansa at ang kanilang pagkakataon ay nagdudulot ng malaking implikasyon sa larangan ng seguridad at politika sa buong mundo. Ang pagsabog nito ay may potensyal na magdulot ng matinding pinsala at kaguluhan sa buong mundo. Kaya't ito ay madalas na tinitingnan bilang isang uli ng weapon of mass destruction. Sa video na ito, ating tatalakayin ang pinakamalalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Number 5, B-41. Ito ang panglima sa pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Ang B-41 ay kilala rin bilang Mark 41, ay isang nuclear bomb na ginagamit ng Estados Unidos. Ito ay isa sa pinakamalakas na nuclear bomb na kailanman ay ginawa at naitala sa kasaysayan. Ang B-41 ay naglalaman ng high-yield nuclear warhead na may malakas na puwersa na humigit kumulang na 25 megaton ng TNT. Ito ay nagpapakita ng isang napakalaking puwersa at potensyal ng pinsala kapag ginamit. Ang B-41 ay tinuturing na bahagi na strategic nuclear arsenal ng Estados Unidos noong panahon ng Cold War. Ngunit ang ilang mga unit ng B-41 ay unti-unting tinatanggal mula sa aktibong pagtilingkod. Ito rin ay nagpapakita ng kapasidad ng nuclear technology na makagawa ng mga armas na may malawak na pinsala. Number 4, Castle Bravo. Ito ang pang-apat na pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Ang Castle Bravo ay isang codename para sa isang nuclear test na isinagawa ng Estados Unidos noong Marso 1, 1954 sa Enatawak Atoll ng Marshall Island ng Pacific Ocean. Ito ay bahagi ng isang malaking pagsisikap ng Estados Unidos na pag-aralan at i-develop ang nuclear weapons. Ang layunin ng Castle Bravo test ay upang subukan ang isang mas malakas na uri ng nuclear bomb. Ang hydrogen bomb, ang resulta ng Castle Bravo test, ay lubhang nagulat ang mga siyentipiko at mga opisyal ng Estados Unidos dahil sa labis na lakas na pagsabog. Sa halip na inaalang-ala ng 5 to 6 megaton ng enerhiya, ang pagsabog ng Castle Bravo ay naglalabas ng humigit kumulang na 15 megaton na enerhiya na ginawang pinakamalakas na nuclear test ng Estados Unidos. Number 3, Ivy Mike. Ito ang pangatlo na pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Ang Ivy Mike ay isang codename para sa unang nuclear test ng Estados Unidos na gumamit ng isang hydrogen bomb. Isinagawa ito noong November 1, 1952 sa Eniwetok Atoll ng Marshall Island ng Pacific Ocean. Ang pagpapalabas ng enerhiya mula sa pagpasabog ng Ivy Mike ay nagresulta ng isang malakas na pagsabog ng hydrogen fission na nagdulot ng isang napakalaking mushroom cloud na umabot sa mga milya-milya ang lapad.
ang IB Mike ay naging pagsusuri ng mga posibilidad ng paggamit ng fusion reaction ng mga nuclear weapons. Sa halip ay nag-rely ng fission process tulad ng mga atomic bomb. Ang hydrogen bomb ay gumagamit ng fusion process kung saan pinagsasama ang maliliit na mga nucleus upang makagawa ng mas malaking nucleus na naglalabas ng mas malakas na enerhiya. At ito ang unang demonstrasyon ng mga Amerikano ng kanilang kakayahan ng hydrogen bomb technology. Number 2, B-83. Ito ang pangalawa sa pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Kilala rin bilang Mark 83 ay isang nuclear gravity bomb na ginagamit ng Estados Unidos. Ito ay isa sa pinakamalakas at pinakamodernong operational nuclear bomb sa kanilang arsenal. Ang B-83 ay may kakayahan na magdala ng mga napakalakas na pwersa sa anyo ng nuclear explosion. Ito ay may 16 na beses na lakas kumpara sa bombang atomika na ginagamit ng Estados Unidos sa Hiroshima noong World War II. Ang B-83 ay naglalaman ng high-yield nuclear warheads na may bigat na options depende sa kailangan ng mga military planner. Ito ay isang bahagi ng nuclear trade ng Estados Unidos. Kasama ang Intercontinental Ballistic Missile or ICBM at Submarine Launch Ballistic Missile or SLBM na nagbibigay ng mga pagpipilian para sa pagtanggap at pagpaparating ng nuclear deterrence laban sa potensyal na kalaban. At ang nangunguna sa ating listahan na pinakamalakas na nuclear bomb, number 1, SAR bomb. Ang SAR bomb ay binuo ng Soviet Union, ang pinakamalakas na nuclear bomb na naitala sa kasaysayan na may lakas na humigit kumulang na 50 megatons ng TNT. Ito ang pinakamalakas na armas sa buong mundo ngayong 2024. Tinatawag din itong Big Ivan. Sapagkat ang paggamit nito ay nagdudulot ng malawakang destruction in every way. Ito ay nagawa ng United States bilang kanilang weapon para sa Soviet Union response to the nuclear program. Ang bomba na ito ay sobrang laki at bigat. Ginawa ito upang mapangwasak. Ito rin ang sinasabing pinakamalaking mushroom cloud dahil ito ang pinakamalakas na nuclear bomb na sumabog na nag-produce ng huge mushroom. Base sa estimation, ang taas ng mushroom cloud nito ay maabot ng 40 miles in the sky na mas malaki ng 7 beses sa Mount Everest. Kaya nitong tumagos sa stratosphere and the mesosphere in this altitude. Kapag ito ay na-detonate 4 kilometers above the ground, ay maaari nitong maging pinsala. Ito rin ay kabilang sa hydrogen aerial bomb. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa pinakamalalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.